Idinaos ang kauna-unahang Pathfinder Induction Ceremony sa Mabuhay Seventh-day Adventist Church, Dasmariñas, Cavite. Ang nasabing Pathfinder Program ay katuparan ng panalangin ng mga Adventistang miyembro sa Dasmariñas 2 District at isa sa mga avenue ng paglilingkod para sa mga kabataan sa kanilang lugar, Adventist man o hindi. Ang kwento ng kanilang Pathfinder Ministry tunghayan sa Balitang May Pag-asa ni Kim Baltazar. 46 na mga kabataan ang itinalagang mga bagong miyembro ng Pathfinder at Adventure Club Ministries sa idinaos na induction ceremony ng Phase 2 Mabuhay City Seventh-day Adventist Church, Dasmariñas, Cavite. Sa kauna-unahang pagkakataon, opisyal nang itinayo ng lokal na simbahan ng Mabuhay City Seventh-day Adventist Church ang mga ministeryong pangkabataan sa pamamagitan ng seremonya ng pagtatalaga na may temang Faith First, Adventures Await. Ang programa ay binubuo ng mahalagang bahagi tulad ng candle lighting, paggawad o donning of neckerchief at deklarasyon ng pagtanggap sa mga kabataan sa naturang mga samahan. Itong ating first induction ceremony na nangyari dito sa Dasmatu District is very historic and hindi ito basta-bastang Pathfinder Club kasi this is ministry. I mean, kung inyo mapapansin, numbers of Pathfinders na nag-join sa induction ngayon ay mga hindi Adventist. As a district pastor, my goal talaga is to establish a Pathfinder Club not only in the Adventist setup or context but also for the community. Ministry talaga siya para ma-reach out natin yung mga bata na hindi nakakakilala sa Panginoon. Enero ngayong taon lamang nang mapagpasyahan ng mga miyembro ng iglesia na i-adapt na ang Pathfinder at Adventure Club Ministries. Ito'y pinangunahan ni Sister Maribel Pamor bilang direktor ng dalawang club ang ganitong pagkakataon at bagong kabanata sa kasaysayan ng kanilang iglesia ay maituturing na isang hamon, ngunit higit dyan ay isang dakilang pagpapala. Ito pong Adventurer at saka Pathfinder Club na inada po ng Phase 2 Mabuhay City Church ay naging blessed po talaga kami sa program na to kasi tuwing AY namin, wala na po talaga natitira sa aming AY. So, naging blessed talaga siya kasi ngayon, ang dami-dami na namin tuwing hapon. At nag-i-invite pa sila. Parami talaga kami ng parami. Ang ministeryong Pathfinder at Adventurer ay idinisenyo para sa mga junior youth o mga kabataang nasa edad 4 hanggang 15 taong gulang, kung saan ang edad 4 hanggang 9 ay nakapailalim sa Adventurer, samantalang ang Pathfinder naman ay nakalaan sa 10 hanggang 15. Ang dalawang clubs ay magkatulad na nahahati sa 6 na mga klase ayon sa edad. Nakatulong po yung Pathfinder clubs para sa akin na maparapit sa Panginoon dahil po sa Pathfinder Club, marami ako natutunan, like tinaas niya yung confidence ko kasi dati may takot ako sa may stage fright ako. Dahil po sa Pathfinder, yun po, napataas yung confidence ko sa pagsasalita sa ibang tao. Tunay ngang mahalaga ang mga ministeryo tulad ng Pathfinder at Adventure Clubs sa ating iglesia para sa tiyak na pagkamit na layunin na ilapit ang mga kabataan sa ating Panginoon. Layuning magatid na balitang may pag-asa mula dito sa Dasmariñas, Cavite. Ako si Kim Baltazar, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News.